Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito, ang gagawin po namin ay i-waterproofing po namin itong kuipan. So medyo may kalakihan po itong kuipan na ito at kailangan po maganda po ang pag-waterproofing dito. So panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo kung ano po ang mga materyales na gagamitin po natin dito. So let's go! Fiber matting. Ito po yung gagamitin po namin ditong panglatag sa ating simento para po hindi po basta-basta mag-crack yung ating kuipan. At siyempre mga boss, dahil simento po yung ating paglalatagan, gamitan po natin ng Pioneer Pro Concrete Epoxy bilang resin dito po sa ating ginagawang kuipan. Matapos po naming sukatan yung aming paglalatagan mga boss, ang ginagawa na po namin ngayon ay sinusukat na rin po namin yung aming fiber matting para po maputol po ito. So puputuli na po namin para po isang putulan na lang po. Ang kuipan na ito mga boss ay medyo may kalakihan. Ito po ay aabot ng halos 50,000 liters. At ang koi po na bibitawan po dito ay mahigit 200 piraso. At ang bawat isa po na koi dito ayon pa sa may-ari ay nagkakahalaga po ng 20,000 to 25,000 ng isang piraso. Dahil malalaki na po siya at imported po siya. So hindi po biro ang gastos po na may-ari dito. So dapat maganda yung pagkakagawa, maganda yung pagka-waterproofing para po hindi po masayang yung gastos niya dito. So ganyan po kalaki ang kuipan na ito mga boss at ganyan din po kalaki ang gastos po na may-ari dito. So hindi po biro. So dapat maganda ang pagkagawa po. So ngayon mga boss, ito po ngayon yung ating gagamitin. Itong Pioneer Pro Concrete Epoxy na LV. Although dalawa po ito ang concrete epoxy ng Pioneer. Merong LV, ito po siya. At meron pong HB. Ang LV mga boss ay ito po yung medyo malabnaw na suwak po dito para po sa gagawin po nating fiberglass bilang epoxy resin. So kung paano po ito timplahin mga boss, ang gagawin lang po natin dito ay equal ang gagawin po natin dito. Ibig sabihin kung gaano po kadami ang part A, ganun din po ang part B. At haluin po ito kung meron po tayong mixer o yung binabala po sa barina, mas maganda po, mas mabilis. Pero ang gagawin po namin dito mga boss ay mano-mano lang po. Kahoy lang po ang gagamitin po natin dito. Although medyo may katagalan dahil siyempre ayusin po natin, hindi po kagaya nung may machine na mas madali. Pero ang mahalaga mga boss na may halo po natin ng husto kahit pa kahoy lang po ang ating gamitin. At ngayon mga boss, ina-apply na po natin yung ating Pioneer Concrete Epoxy LV. So, gamit po ang palita po na plastic, iyan po ang ginagamit po talaga namin para mas malapad at mas madali po siyang ipahid dahil malapad po siya. So, ang kailangan na po dito, nipisan nyo lang sa pag-apply yung ating concrete epoxy. Kailangan na po manipis lang po siya dahil papatungan pa naman natin. At pagkatapos nito, ay siyempre ididikit na po natin yung ating fiber matting. So paano nga ba idikit ito mga boss? Kailangan na po natin imasilya ayon po sa lapad at haba ng inyong fiber matting. Hindi po pwede na timplahin niyo ng napakarami o magtimpla po kayo ng marami dahil baka po abutin kayo sa pagtigas. Mahirap po siyang ipahid. So kailangan unti-untiin lang po natin paglagay o pag-apply yung ating concrete epoxy para po hindi masayang yung ating epoxy resin. So ang gagawin lang po natin mga boss, para flat na flat po talaga, gamitan niyo po ng ruler na bakal. Mas maganda po para hindi na po ninyo idiin. Pero dito po sa ginawa po namin ay ruler po ito, binalatan po namin para yung plastic na lang po ang matitira at i-roller po natin dito. So ang pinagkaiba lang naman po dito, dahil kapag bakal po na ruler ang gamitin po ninyo, maaring hindi na po ninyo idiin. Makadikit na po siya. Dito po sa plastic, dahil roller po ito na binalatan, ang gagawin na po natin dito mga boss ay kailangan na po natin idiin siya para po makadikit po ng husto. At ang gagawin po namin dito mga boss ay latagan po muna namin ng isang coat. Hindi po muna namin patungan ng resin itong aming fiber matting. So tapusin po muna namin ito lahat bago po namin i-cover po itong fiber matting para po matanggal o maalis po yung himulmol o yung hibla po ng matting. So kailangan po padapain po natin ito bago po natin isikan coat ang ating fiber matting. So ito na po yung hitsura niya mga boss nung nilatagan po natin ng unang patong nitong ating fiber matting gamit po ang Pioneer Concrete Epoxy LV.
ang ganitong proseso mga boss sa pag waterproofing o sa paglagay po ng fiberglass, ginagamit po ito mga boss kadalasan sa mga cistern tank. Ayan, makikita po ninyo ito sa mga cistern tank para po hindi po tumagas o hindi po magkaroon po ng problema ang inyong mga tangke. Hindi lang po sa mga cistern tank ginagamit po ito, ginagamit din po ito sa mga bangka o sa mga sasakyang pangdagat mga boss. Ginagamit din po ito sa mga kanopi, maging sa mga firewall ng ating mga bahay. Sa ating mga CR, pwede rin po ito. Ang gagawin nyo lang po basta sa CR, kapag pinatungan na po ninyo ng mating at pinatungan na rin po ninyo ng epoxy, hagisan nyo lang ng buhangin para magkaroon po siya ng pagkakapitan pag nag-tiles na po kayo. So ngayon mga boss, dahil tapos na po nating latagan ng fiber matting ng unang patong, ayan po. So kailangan na po nating patungan. Ibig sabihin, kailangan na po nating patungan ng pangalawang patong dito po sa ating fiber matting. Pero hindi po ito kagaya nung ginawa natin nung una na ginamitan po natin ng palita kaagad. So dito, kapag gamitin kaagad natin ang palita dito mga boss, so dito, kung napansin po ninyo itong mga hibla po ng fiber, ito po siya. Kapag direct po na patungan natin ng epoxy resin gamit po ang palita, madadala po ito. Ibig sabihin, kailangan nakadikit po siya para kapag dinaanan po ng palita, hindi po siya madadala. Pero bago po ang lahat, timplahin po muna ito. At siyempre, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ito timplahin. At siyempre, itong ating part A and part B, kailangan po natin itong paghaluin at laging equal po yung dami. So kung gaano po kadami yung part A, ganun din po ang part B. At pagkatapos po nito, hahaluan po natin ng Pioneer Epoxy Reducer na isang part din po. So magiging 2:1 ratio na po yan. Dahil pag pinagsama po yung A and B, dalawa na po yon, tapos isa po ang reducer. At ngayon mga boss, i-apply na po natin yung ating resin para po dumapa yung mga hibla po ng ating fiber matting. So gamit po ang brush, ayan po siya. Hindi po pwede na hindi po natin haluan ng reducer. Kung napansin po ninyo, yung mga hibla na yan, kailangan po nating padapain. So kapag hindi po natin haluan ng epoxy reducer, masyado pong malapot, hindi po natin i-brush yan. Hindi po natin maipunas yan. So, pag ginamitan naman natin ng palita na hindi po natin haluan po ng reducer, ganun din po, madadala po yung mga hibla po ng ating matting. So, kailangan po natin palabnawin, gamitan po ng brush para po dumapa yung mga hibla po ng ating fiber matting. Pagkatapos po nating i-cover yung ating fiber matting mga boss, gamit po ang ating epoxy resin, ang ginagawa po natin ngayon ay nililiha na po natin. Gamit po ang grinder. So, lilihain po natin para po matanggal yung mga buo-buo na mga hibla po nung napatungan na po natin ng resin. So, kailangan po nating pakinisin ito bago po natin patungan po uli ng fiber matting. So dahil sa tapos na po nating hasain yung ating ginagawa mga boss, ang ginagawa na po natin ngayon ay nagtimpla po tayo ulit ng Pioneer Pro Concrete Epoxy LV. So minasilya po ulit natin kagaya po ng una nating ginawa at didikitan na po natin ito para po sa pangalawang patong. So sa ganitong paraan mga boss, wala na pong kawala yung tubig at higit sa lahat mga boss, hindi po ito basta-basta mag-crack dahil naka fiberglass na po ito. So ito po yung kagandahan po dito. Wala po itong pinagkaiba mga boss sa fiberglass na mga sasakyan. Yun nga lang, ang gamit po na materials po dito, hindi po pang sasakyan, pang simento po siya. Kaya nga po, ang gamit po natin dito ay Pioneer Pro Concrete Epoxy LV.
natin patungan ang ating fiber matting, mga boss, ng pangalawang patong, itong ginagawa po namin, ay papatungan din po natin ito ng pangalawang patong din ng Pioneer Concrete Epoxy na resin para dumikit at dumapa yung mga hibla po ng ating matting. So, kailangan po nating patungan po uli ng dalawang patong din po na resin bago po natin hasain at lihain, mga boss. Pagkatapos nito, pwede na po nating i-apply yung ating primer dahil pinturahan po namin ito. Primer po, tapos yung kulay. So sa ngayon, ito lang muna ang aking maipakita po sa inyo. At abangan niyo po kung ano po yung mga pintura na gagamitin po namin dito na suwak po talaga para po sa tubig. Para po sa mga viewers dyan na hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating channel, paki-subscribe po. Yung kulay pula po na nasa kanang bahagi po ng inyong cellphone na may nakasulat po na subscribe dyan po sa baba ng video. Pindutin nyo po yon, tapos pindutin nyo po yung notification bell, tapos select all. Pindutin nyo po yung all para updated po kayo lagi sa lahat po ng mga video na i-upload ko po dito po sa channel na ito. Ang channel na ito, mga boss, ay meron na pong mahigit 200 videos na po. Ayan, na pwede po ninyo mapanood. At sinisigurado ko po sa inyo, mga boss, na marami po kayong matutunan dito. At siyempre, mag-like po kayo, mag-comment. At kung hindi po ninyo mamasamayin, mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na ito po, Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.